Hi guys, it's me Francis Candane. Welcome back to my channel. So for today's video, this is an update and maybe some kind of an official statement from me from what happened on my experience in traveling in Colombia. So simulan natin yung kwento sa bakit ba ako napunta ng Colombia. Like few weeks back, nagpost ako nun ng community tab poll ko kung saan ba ako dapat pumunta, sa Mexico, Brazil, Colombia, and the least option na binoto nyo is Colombia. Pero among the three places na inoffer ko for that poll was Colombia yung interesado ako. Why? So why Colombia? Siguro maybe 5 years back, I have a Facebook friend. His name is Mickey. I don't know his surname. Nakamutan ko na. So, mahilig siyang mag-jump rope sa iba't ibang bansa. And one of his posts was, he went to Guatape. It's in Colombia. And super ako na-amaze sa ganda ng lugar. Sabi ko, wow. Ang ganda ng lugar. And that's what I only know about Colombia. Nagkaroon ako ng mga Colombian friends when I was in Busan in Korea last year, and I find them very nice. Like they told me, like, oh, you can dance, actually you will enjoy Colombia because you like to dance and people there likes to dance. So since I was in Florida, malapit na lang yung Colombia. Actually the option for me was, okay, magko-Colombia ako, tapos magpe-Peru or Brazil, then Mexico, back to USA. Pero iniba ko yung plano ko kasi most of my videos are backlog. So minsan ang tagal nung bago ko siya ma-upload. So gusto ko maging on time. So sabi ko, hindi, after ko na lang siguro mag-Colombia, uuwi ako ng Amerika. So going to Colombia, nagkaroon pa ako actually ng mga problems dyan. Kasi, supposedly, I'll be flying from Miami to Bogota. Kaso, nasira yung plan namin. Kasi, ako and George and other friends, we decided to go in Miami pero hindi pinayagan si George. And ako yung parang, so ano, sayang yung ticket ko. Kung pupunta naman ako sa Miami mag-isa, ayokong pumunta mag-isa doon. Gusto ko may kasama para ma-enjoy ko yung place. Kasi it's a party area. So, nag-rebook na lang ako. Panibagong book ako from Tampa to nag-layover sa Panama City to Bogota. Problem pa uli yan. Kasi pagdating ko sa Panama City, sabi doon sa information, flight information, delayed yung flight ko. So instead, lilipad ako ng alas 9, magiging alauna. And ipopost ko pa rin to guys. Ha. There still be a video about my travel, yung mga na-save ko na clips, aside from dun sa mga, syempre nawala yung camera ko and the rest. Mamaya isahin natin yan. So, sabi dun sa flight information, alauna yung flight. Pero nag-email sa akin yung airline na same flight, pero 22 hours yung total length of flight. So nagtanong ako sa customer service. Then sabi sa customer service, you only have 5 minutes, you have to run now. So excuse me. So nagmadali agad ako, tumakbo agad ako. Nahabol ko yung flight. Nagbablog ako noon. So ako yung nasa aisle, merong lalaki sa tabi ko tas babae. Pagbaba namin ng eroplano, sabi ng babae, I heard you are Filipino. I heard you speak Filipino. I have many Filipino friends in America. You have to be careful here in my city because Bogota at night is very dangerous. And also during the day. It's actually dangerous. So at that time, super TH talaga ako. Tamang hinala ako. Unang tour ko doon, unang araw ko, nag-tour ako, hindi ako nag-ikot. Actually, unang araw ko, as a hostel lang ako, hindi ako nag-ikot. Second day ko, doon ako nag-tour. Pero private tour, as in exclusive, ako lang yung itinour, ako lang yung tourist and tour. It went well. Hindi ako nagtagal sa Bogota.
lumipad ako sa Cartagena kasi meron akong gustong mapuntahang festival. After ko sa Cartagena, nag-extend niya ako actually dun eh. I fell in love with Cartagena kasi it felt safer. Ang pinakaayaw ko lang is weather. It's so hot. It's so humid. And then, sabi ko, parang wala naman ako mag-shoot sa Colombia. Parang wala na. Parang pare-pareho na lang. But then, in the back of my mind, one of the reasons kaya gusto kong punta ng Colombia is gusto kong makarating sa Guatape. Yun nga, meron akong Facebook friend na nag-ano siya doon, nag-jumping rope, nakita ko yung ganda ng lugar, and I fell in love. And yun yung unang idea ko ng Bogota. Plus, Bogota, I mean, yun yung idea ko ng Colombia, and plus Bogota because of Money Heist, di ba, character siya doon. Anyway, sabi ko, to go there in Guatape, kailangan ko punta ng Medellin or Medellin. So, sabi ko, sige na nga, itry ko na lang mag-Medellin. Nagpunta ako Medellin. I stayed there for supposedly 4 days lang. But then, I extend kasi meron pa akong feeling na meron pa akong masushoot dito. Meron pa akong masushoot dito ng mga pagkain. Kasi many of you are asking of street food. So, sabi ko, kailangan kong mahanap dito yung mga pagkain na weird para sa mga Pilipino and something interesting para sa atin for your entertainment and for my entertainment, for your entertainment, for our knowledge, and for the experience of it. Tapos, supposedly, aalis na ako ng 11. Pero, sabi nung kaibigan ko, sabi nila, George, extend mo na. Kasi, umuwi ka na lang dito ng 13 para makapag party tayo sa Miami. So, ako yung, sige, let's go. Okay sa akin. Extend ko na lang. Wala na akong ginagawa actually dun sa Medellin at that time. Ang ginagawa ko na lang actually is nag-edit ako ng videos. So, dun sa Inestian ko is meron silang co-working space. So, dun ako nag-edit. Dadala ko dun yung laptop ko, yung camera ko, yung mga gadgets ko, ganyan. So, usually, nandun ako from 2 p.m. after ko mag-lunch. Upo na ako dun para mag-edit hanggang hating gabi na yan. Minsan, 10, kung gusto ko pang uminom ng cocktail bago ako matulog kasi nagsasara yung bar ng 12, ganyan. Or minsan, hindi na talaga ako umiinom kasi afternoon, inaantok na din ako at bukas gusto ko pang mag-shoot ng umaga or makapag-picture-picture ng umaga kasi mas feeling ko safe mag-picture-picture, mag-photo walk ng morning. So, on my last day, kausap ko yung pinsan ko sa phone kasi papunta silang Dubai. Binibigyan ko siya ng tips, ano yung sabihin niya sa immigration, pag tinanong siya, ganyan. Tapos, there was this one guy. Eto guys, eto naman tayo. Ma-highlight yung guy, sabihin niyo, naglalandi ako. Guys, hindi lang lalaki ang nakausap ko doon, maski babae kinakausap ko. Pero for this instance, it was a guy who approached me. For 10 days na nandun ako, wala akong kausap. Wala akong kausap na, alam mo yun, ang nakausap ko lang is receptionist. Masaya pag yung tour guide na kapag English. Pero nandilis, ang conversations ko lang is, hola, buenas tardes, buena dia, como esta, muy bien, eto, si, gracias, que pasa, que tal, period. Ciao. Wala man akong nakakausap. So, me as a traveler, be, gusto kong may nakakausap ako, may napupulot ako tungkol sa lugar nila, tungkol sa... You're not just visiting the place. You're learning the culture. You're learning the culture, you're observing the people, you're talking to the people. So, I try to talk to the people. So, yung lalaki, I appreciated him kasi hindi naman siya marunong mag-English. Broken English, broken Spanish. So, it's okay. Siguro it was my mistake na napabayaan ko at nagtiwala ako. Na napalagay yung loob ko, nakachikahan ko na siya ganyan. Na siguro on our third or fourth beer, sabi ko, wait lang, mag-CR ako. Tapos naiwan ko sa kanya yung beer ko and maybe dun siya meron nilagay. So, nag-inuman kami sa rooftop nung hostel na iniistayan ko. So, ito yung hostel, yung building na to, sa ibabaw niya, merong bar. So, sa bar na yun, doon kami nagiinuman. And,
The next thing na naalala ko na lang is nasa ospital na ako. Sabi sa akin, napulot nila ako sa damuhan, dinila ako sa ospital, merong, hindi ko alam kung sinasalinan ako ng dugo o kinukuhaan ako ng dugo. May mga nakambit sa katawan ko ng mga aparato. Sabi ng mga kaibigan kong mga nurse, parang EKG daw yun para to monitor my heart, ganyan. Sinubukan akong tumayo pero hilong-hilo ako. Hilong-hilo talaga ako. 3 times akong tumayo pero tinutumba lang nila ako, hinihiga nila ako, ganyan. Pero sabi ko, no, I have a flight. I have a flight. Imagine, pag sabi ko noon, sumakay agad ako ng taxi, sabi ko sa taxi, dalhin niya ako sa hotel, ahora, vamos, let's go, gumawa ako. Hindi ako siningil sa hospital, hindi ako pinagbayad ng taxi. Yung hotel na in-stay ako, siya yung nagbayad sa taxi. Tapos, yung hotel na in-stay ako, in-upgrade yung kwarto ko. Tapos, nung nasa hospital ako, hinihingi ko yung cellphone ko, pera ko, or anything na valuable for me, ang binigay lang nila sa akin, passport ko with my room number. Alam nila ang room number ko. Doon ako nagtataka. Now, pagdating ko sa hotel, sobrang hilong-hilo ako. Sabi ko, may Ibaro laptop kasi pag-akyat ko sa kwarto ko, wala na akong gamit. Wala na yung laptop ko. So, MacBook Pro yun. Wala na yung camera ko. Yung camera ko, yung pinakabagong DJI yun. Nung November ko lang nabili yun. Yung laptop, nabili ko yun. Siguro, 1 year pa lang yung laptop ko. Sa wallet ko, meron ako doong mga Philippine money, meron ako doong pera from Korea, from North Korea, meron ako doong $500 na emergency fund kasi natutunan ako para may experience nung nagpunta ako ng Korea na hindi gumagana yung card ko. So, meron akong 100 AED na ginamit ko siyang emergency fund. So, this time, hindi ko sure kung laging merong ATM machine. So, meron ako dala laging pera. So, nakahiwalay yun. Nakatago yun. Actually, hindi siya kasama sa bit-bit ko lagi. Ha? Nakatago siya sa bag ko. So, nakuha nila yun sa bag ko. Nakuha nila yung ATM ko. Yung credit card ko. Maski yung local ID ko sa Pilipinas. Sa, what do you call this? Yung multi-purpose ID ko. Yun. Wala. Naiwan lang sa akin yung passport ko. I was left with nothing. Kahit kusing, wala natira sa akin. I tried to borrow their laptop para i-block yung bank ko. Kasi yung fear ko baka maubos lahat ng meron ako, ganyan. Yung social media ko, inayos ko lahat. Kaso sobrang hilo-hilo talaga ako, natumba lang ako, guys. Kaya nagkagasgas ako dito-dito. Tsaka dito, ngayon hindi nyo na makita kasi nag-makeup ako. For today, I feel better. Mentally, physically, the trauma is still here. Pero it is something na I can laugh about kasi it felt like nagtagumpay ako, I'm still alive. And I'm thankful for that. Kahit marami nangyari sa akin, I'm still happy kasi buhay ako, kumpleto ako. It could be worse. Sabi nung asawa ng kaibigan namin na Colombian, possible daw na andun ako sa ospital para kunin na lang yung kidney ko. Or worse, galing ako sa isang Pablo Escobar tour that day na ang ginagawa nila, kidnapin ka, ipaparansom ka, tapos kidnapin ka uli. And that's the thing, paulit-ulit lang hanggang sa maubos yung pera ng pamilya mo at last is chachap-chapin ka na para ibenta yung body parts mo. So luckily, I'm still alive. And I'm happy about it. So, today, nag-ayos ako. Kasi, ibang-iba yung itsura ko nung mga panahon na wasted ako dahil I was under the influence of the thing that they put on my drink was scopolamine. So, based dun sa nakuha kong research, actually, hindi ko to gamit, guys. Hindi ko rin gamit tong camera na to. Hiniram ko lang. Okay, namatay na ata siya. So, ang effect niya is... Tama ba? Saan ba ito pinipindot? See, hindi sa akin to. Hindi ko alam paano gamitin.
So, isa sa mga effect niya is yung manghihina ako, manghihina unconscious ako, drowsiness, blurry vision, mahirapan ako sa pagsasalita, and that all happened to me. That all happened to me. At that day, nangyari yun, Friday night, Saturday morning, bumalik ako ng hostel, na NST ako, in-upgrade nila ako ng room. Pagkagabi, umidlip lang ako dahil wala talaga akong lakas para tumayo. Kahit hilong-hilo ako, tumayo ako kasi kailangan kong gumawa ng police report. Nagpunta ako sa police station pero sarado yung police station na pinuntahan ko. So pumunta ako sa party area kasi alam ko marami doon police na naka-standby. So yung mga police doon, tinuro lang nila ako sa isang police post office or police post station. Pumunta ako doon, kinausap ko yung police na naka-duty. Kaso hindi ako naiintindihan kasi hindi siya nakakaintindi talaga ng English. Hanggang sa may dumating na dalawang pulis, kwento ko sa kanila nangyari. Dito sa isang phone ko, yung phone na ginagamit ko dito, yun lang yung phone na natira sa akin kasi hindi ko talaga siya ginagamit dahil sinano yung camera noon. Nakatago siya sa loob ng mga damit ko. Nakikita ko pa sa Find My yung iPhone ko, nasaan yung location. Sabi ko sa kanila, puntahan natin, kunin natin yung gamit ko. Pero sabi nila, wala na yun. Wala ka na magagawa. Sabi ko, is there anything that we can do? No. Just go back to your hostel and rest. B, kung may pera lang ako, magta-taxi ako pa. Susubukan ko pa rin. Itatry ko pa rin yun eh. Itatry ko pa rin. Pero, siguro, somehow, it's a sign na, siguro kung sinubukan ko naman, what if may gawin pa sila sa akin knowing na mahina pa ako. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin. Nagpapasalamat ako kila Madam Kilay, kila Max, kila Ate Janice, kila Chel, kila Sheila, sa magulang ko, kila George, sa ate ko, sa bayaw ko, sa lahat na nag-reach out, na nagbigay ng tulong, either financial, moral, lahat ng support. Maraming salamat. Nasasaktan lang ako sa mga tao na kung maka-judge as if naiintindihan nila yung tunay na naramdaman ko, yung tunay na nangyari, or kahit kung na-witness man lang nila eh. Hindi eh. Alam mo yung wala na nga silang alam, pero grabe pa sila makabash at makasalita na ng ang sasakit. Yung kala mo, nagpunta ka lang dyan para maglandi. Guys, kung maglalandi lang ako, hindi na ako lalayo pa. Hindi pa ako pupunta doon sa lugar na hindi pa sila, hindi kami magkakaintindihan. Hindi naman ako tanga. Kung may lalaki doon, may lalaki rin dito, may lalaki rin dyan. Ba't pa ako lalayo? Hindi ako naghanap ng lalaki lang, guys. Content creator ako ng YouTube, hindi ng OnlyFans. Hindi ako gumagawa. Nakita niyo ba kung meron ba akong scandal na nakita niyo sa Twitter? Wala. Hindi naman kasi ako naglalandi lang. Ano yung mga content ko? Nagpunta akong India. Nagpunta ako ng Pakistan. Naglalandi ba ako doon? Hindi. Culture. Oo. Siguro sa Pakistan. I had a fling. I grew up from there. Iniba ko yung channel ko. Nag-focus ako sa travel. Recently, oo, na in love ako. Oo. Pero kasi YouTube ko, hindi lang naman tukol sa travel and food. It's about me and my life experiences. Kung na-entertain kayo, maganda. Kung may natutunan kayo, maganda. Kung ayaw nyo, you have option to watch other videos. Walang pumipilit sa inyo. Now, marami sa inyo nagre-request in the recent videos na, ay, hindi na siya nagta-travel. Guys, una-una na sa ibang bansa ako, nasa Amerika ako, nagta-travel pa din ako. Pangalawa, kaya ako nagpunta ng Colombia para at least maiba. Maiba yung video. Maiba yung ambience. Magkaroon ng ibang culture. Malapit sa kultura natin sila dahil pareho tayong nasakop ng Espanya. Pareho tayong Katoliko. Mayroon ako mga videos na hinanda kasi alam ko interesting yun para sa inyo. Tapos ngayon, alam niyo yung reason ko pumunta ako doon? Mayroon ako research na mayroon silang Temple of Lucifer. Meron akong research na para sa mga lalaki, kung tayo, kailangan tuliin para maging binata na, sila ang kailangan nila gawin, kastahan ng mga lalaki ang mga donkey. Meron ba ibang YouTuber na Pilipino gumagawa nun? Wala.
sino lang yung actually pangatlo pa lang akong creator na magpipicture ng content na yun. Tapos sasabihan niyo ako, aakusan niyo ako na naglalandi lang ako. Kultura yun, be tradition. Kung itrato niyo ako para akong baklang kanal kasi. Guys, may pinag-aralan ako, may tinapos ako. Now, kung natatawa kayo, kung sa kajologsan na ginagawa ako para sa inyo, is baklang kanal. Guys, entertainer ako. Ine-entertain ko kayo at yun yung character. Yun yung character. Okay? Alam ko ang Filipino humor. Natatawa kayo sa ganun. So, binibigay ko. Pero ano, nami-misinterpret nyo ako na ganun lang akong level na bakla. Guys, may pinag-aralan ako. Ayokong i-break up dito. Hindi ko nga pinag-iayabangan akong laudi ako eh. Yung ginagawa ko, guys, pinag-iisipan ko. Ngayon sabihin nyo, ay, content lang yan, for the content. Hindi ko isusugal yung buhay ko for the content. Hindi ko hahayaang tumaas yung dugo ng magulang ko for the content. Hindi ako gagastos ng napakalaking pera para sa content. Mawawalan ako ng laptop, ng gamit, ng 300,000 pesos. Nakuhaan nila ako ng pera, Face ID, OTP. Ngayon, hindi ko alam kung madidispute ba't maibabalik yung pera na nawala sa akin. Hindi ko alam. Nawalan na ako, guys, ng mga gamit. Nagkaroon na ako ng trauma. Tinadagdagan nyo pa, guys. Masakit. Sakit. Pero, I know, it's part of my job. It's part of my job. Not everyone will like what I do or will like me. And it's okay. Tingin nyo ba gusto ko rin kayo lahat? Hindi, no? Quits tayo. Now, I had a bad experience. It was a bad day. I will try to learn from it. Move on from it. I'm happy na ngayon, kahit paano, natatawa na ko na lang at na-i-joke ko na sa sarili ko, sa mga kaibigan ko yung nangyari sa akin. Pero masakit pa rin, babe, pag nakakabasa ako ng masasakit na comment, akala nyo kakilala nyo ako? Akala nyo you've lived my experiences? Now, meron akong siguro nasaktan yung iba nung sinabi ko na huwag nyo pagsaltaan as if you've done half of what I've done. It's for people na they can't even spell Colombia. They spell Colombia as Columbia. May matatalino naman kayong audience, di ba? Matatalino din naman yung mga audience ko. At hindi lahat kayo yung tinitira ko pag sinabi kong ganun. I know! Dapat ini-ignore ko na lang yung mga taong yan. Ini-ignore ko na lang talaga sila. Sila na, they don't really matter. Pero alam nyo naman guys, sa Pilipinas, maraming bobo, maraming tanga. Kaya nga tayo nauuto ng gobyerno minsan, di ba? Same thing sa ating YouTube channel, sa ating internet community, sa mga netizens, marami pa rin bobo. I don't want to sound arrogante. Hindi ako arrogante. I'm just trying to be here for myself. Kung naintindihan niyo ako, nagpapasalamat ako. Kung hindi, it's okay. It's okay, I understand you. Ako na lang ang unawa. Nasaktan lang ako, guys. Nasaktan lang ako. And I'm just defending myself. Kasi parang ako na yung nabiktima, ako pa yung may kasalanan. Oo, kasalanan ko na. Alam ko naman yun. Hindi nyo naman kailangan ipamukha. Ako naman na yung nawalan eh. Pero hinahinay naman. Sana i-show nyo naman yung empath nyo, yung empathy nyo, yung support ninyo. Hindi naman ako ibang tao, kababayan nyo naman ako. Kung makasalita kayo, parang minsan hindi ko yung napasay sa mga videos ko. Sakit lang guys eh.
kung sino pa yung kababayan mo, sila pa yung humuyurak sa'yo. Imbis suportahan ka, sila pa yung tatapak sa'yo. Now, nagkamali ako. I learned my lesson in the hard way again. Again. Hindi ko sinasabi na hindi na maulit yon. Hindi ako perfectong tao. Tao pa rin ako. Magkakamali pa rin ako. Pero I'm hoping and I'm praying to see the signs before it happened. Now, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin. Salamat ako sa lahat nagpaabot ng mensahe sa Instagram, sa Facebook, sa comment sections. Maraming salamat, guys. Sasaktan ako, pero maraming salamat kasi nararamdaman ko na meron taong sumusuporta pa rin sa akin. Nag-ayos ako today kasi I want to feel okay again. Like nothing happened. And ayokong iparamdam sa mga taong nakakasama ko na pabigat ako. I'm trying my best. I started from scratch. Galing ako sa hirap. Sanay ako sa hirap. Now, hinihiling ko na lang sa inyo. Kung meron kayo sasabihin masakit, huwag nyo na ituloy. Tao din ako, sasaktan. Sasaktan din ako, guys. Emotionally, nasasaktan ako. Physically, nasaktan na ako. Let's just be happy na I'm still here. I'm safe. And I'm alive.